kung dahil lang sa pera, mag-aartista ka? Huwag ka na mag-artista. Na napamura talaga ako, tapos ang lakas pa ng sigaw. Hello guys, ako si Janna Dominguez. 31 years old. And grabe, 15 years na ako sa showbiz. And hindi lang ako artista, isa rin akong businesswoman and nanay. Biglang, boom, Janna, may audition ka, pero taping na siya. Hindi pa siya nag-sing in, pero parang guesting ang sinabi sa akin. So, yun yung Pepito. Ano siya, parang isa sa mga first na guesting na nakuha ko sa GMA. No? Kasi syempre, noon parang talk show lang. Pero yung Pepito, yun talagang si serye na first ko na paalam ano bang gagawin ko, wala pang script, tapos anong character, so in-explain doon, tapos first time ko ma-meet sila, Pepitoy, alam mo yung nakanganga talaga ako literal, kasi hindi pa naman ako ganun katagal sa showbiz noon. I mean, may nakikita akong artista sa ABS, pero hello, yun yung literal na bata ka pa lang, pinapanood mo na, tapos sa harapan mo. Kasi Halloween, andun si Jolina. O so medyo windang ang lola mo, di ba? Noong time na yon ang eksena ko is costume ko na naka-gypsy ata ako na na-belly dancer. So sexy-sexy kasi. So si ate mo sang may character iba-iba. Tapos si Kuya Bitoy nun, full cast. Sa may harap ng pintuan, si Direk Bert pa yung ano nun. Nakabampira siya na attire. Tapos bago mag-shoot, so okay, rehearsal, ganyan-ganyan. Nagjo-joke. Mahilig si Kuya Bitoy sa ganun. Nagjo-joke siya. Ginanon niya yung cape niya. Tapos, meron ko bampira. Tapos, ako yung... Literal promise, real talk talaga. Tapos sila, nagtatawanan talaga. As in, para... Ang galing mo. Tapos, sabi ko... Tapos, syempre hindi ako nagpahalata. Ayoko naman magmukhang... Alam mo yun, hindi ko nagigets na ganyan. Hindi ko talaga, promise. So the whole shoot, wala naman ako masyadong sasabihin. Tapos biglang, okay, ganito, ganyan. Cut na. Tapos na yung eksena. Literal, as in, para siyang bulb. Na napamura talaga ako. Tapos ang lakas pa ng sigaw. Ngayon ko lang nagigets. Doon yun nagsimula. Kaya yung word na ay, di ko naman na-gets. Talagang ano? Ngayon ko lang na-gets during duration ng eksena na yun. Yun yung inisip ko the whole time. Vampira. Yun. Oh, na-gets mo ba? Na-gets mo yung vampira? Oh, talaga? Ang bilis. Hey baby, ano ba yung pinagkaiba ng price na may letter Z tas sa price na letter C? Ang price na may letter Z, ang ibig sabihin, premyo. Ang price na may letter C, ibig sabihin, presyo. Eh, ba't mo ba naitanong? Hindi kasi si Clarissa may pinabibili, sasabay ko na lang. Ano ba pinabibili niya? French fries. Letter Z pala yun. Ika. Te, si Julina, kulang na lang himasin ko ng panyo. Tapos itabi ko for 20 years. Alam mo yun? Literal talaga. Nung every guesting niya talagang ay fun girl. Kasi kailangan kong mag-stop para magpatuloy yung sister ko. Siya yung mawawala ng pang-tuition, gano'n. So, ikaw yung nag-giveaway. Oo, trabaho ako nun. 14 lang ako, nagka-casting ako ng mga commercial. Pero never ako natanggap. Nag-audition, butterfly pa yung ngipin ko nun. Kaya walang tumatanggap kasi yung ngipin ko, hindi siya pantay. Ang mahirap kumuha ng commercial na pagka ganun, tas tabingin yung ngipin mo. So, isa yun sa mga naging factor. Pero
Gosi, Makati, nag-LRT ako noon, nagbabas ako. Through my tita. Ano yun, half-sister ng stepmom ko. Siya talaga actually nag-ano sa akin, first manager ko ever. Si Ate Cheryl, ayan. Siya yung mga nagtatahi ng damit ko. Ano yan, sobrang haba ng hair ko hanggang dito. Tapos sobrang straight. Pagka ano yan, ano yung parang belo. Tapos itatali niya sa buhok ko sa jeep. Naka-jeep pa kami yan. Tapos nakagaya, oh, huwag kang gagalaw. Okay, ate. Para maganda yung hair. Oo, pagkatanggal, pak, pang-commercial yung VTR. Tapos di tanggap na. Ayan, yun. So, ilang ano yun. Tapos parang nanawa ako kasi parang, di. Siguro para sa oh, nakakapagod. Tapos nag-aral na lang ako. Nung 16, nagka-open yung opportunity kasi may tita naman sila galing States. Nilibre ako ng workshop. Ewan ko, hindi ko naman talaga siya gusto. Talagang gusto lang talaga nila na... May nakikita sila sa'yo. Audition. Ha? Yun kasi, di ba? Minsan kasi, yung potential na word is mas nakikita ng ibang tao kaysa sa'yo. So, minsan, talagang late mo na lang na nagigets, no? Ayun, so, nakuha pa nga ako nun sa ano eh. So, pwede ba sabihin? Telecom company. Yes. Ayun, kumbaga, ano siya, dahil butterfly yung ngipin ko, kinansel, dapat talaga ako na. As in, literal na nag-shoot na kami for the tarpaulins. Literal ba, ganito yung eksena. Nakaganyan, tapos nakaganyan. Talagang bali yung leeg ko. Ano yun, hapon talaga na. Yung pag-layout, yung layout. Literal na ganun. Tapos sobrang nag-stiff neck na ako. Tapos at the end of the day, sorry, cancel. Kumbaga parang isa yun sa mga, sabi ko, ah, siguro I'm not good enough. Yun yung mga dinadoubt mo yung sarili mo kasi kailangan pa ba? Baka mamaya kasi talaga ako lang yung nagpo-push. May mga ganun kang self-doubt. Pero again, through the years, syempre naisip mo na do not let other people define you kung ano yung sinasabi nila sa'yo. Kasi magiging totoo yun, di ba? Grateful ako yung imagination ko. Tapos hindi ko kayang hindi umiyak nang hindi nagkukwento or kinakausap yung sarili ko. Promise, parang psycho. Okay, so Janna, ito yung moment na ilugar mo yung sarili mo. Tapos ganito yung naramdaman mo noon. Oh, diba dapat? Ganun siya. Kaya nga kung hindi mo mahal or hindi mo gusto yung passion na to, hindi man yung pag-i-artista, mapapagod ka. Kung dahil lang sa pera, mag-a-artista ka. Huwag ka na mag-artista. Gusto kong maging flight attendant. Maliit lang yung daan doon, naalala ko. As in, literal na isang tumbling. Tapos naalala ko, may gap doon sa sky kasi, wow, sky. Bahay. Tapos, pagka tumingin ka doon, so yung sky mo, makitid lang. Tapos lagi doon, every alas 3 or alas 4, if I'm not mistaken, may dumadaan na aeroplano. Yun, tapos sabi ko, Nay, anong tawag doon? May parang may laking ibon. Ganun pa yung salita ko. Boba! Yung mga ganun. Ano yan? Airplane yan. Airplane pa yan kasi, di ba, lahi ng Kapampangan yung lolo, lola ko, ganyan. So, yun. Sumakay dun. Yung recent na ginawa namin is yung tadhana na namatayan ako ng anak. Dun sa episode? Yes. Bago yun, nag-pray ako, no? In Jesus' name. This is for acting. Yung talagang inano ko yung sarili ko na... Kasi i-internalize mo siya eh. Oo. Ayoko eh. May ganong laban sa puso mo. Na kahit, yung acting lang yan, ganyan, ganyan. Pero syempre, yung personality mo minsan, mahirap i-ano yun sa role mo. Talagang yun yung, ang hirap umiyak minsan. Na alam ko na hindi lang ako yung nakakaranas nito. May mga strong personality din na artista na nakakaranas nito na hindi silang makaiyak kasi nilalabanan ng... Totoo. Oo, kasi ang acting is real. Dapat real yun eh. Pagka may nakita kang artista na, ay, peke. Ibig sabihin, hindi siya galing sa puso. I'm not naming any, ano, artista na si Maria, nakita ko rin yung way niya. Kumbaga parang, hala,
Iyak to eh. Ang bigat ng eksena mo, tapos pinahan. Oh, woo. Yung mga nagpa-prank pa. Doon ako isa sa believe kay Marian na, galing. Parang, tapos biglang, brrr. Tapos biglang, oh, tara na, girls. Buah! Yung gano'n, yung, sakay galing, girl. Oo, ang bilis. So, yun yung isa sa mga kinainggitan ko in a sense of, gusto ko yun. Gusto ko matry yun. Parang totoo. Parang jowa niya talaga. Parang anak niya talaga yung namatay. Parang kapatid niya talaga yung sinampal niya. Parang nag-away talaga sila. Ayun, gaya na nang nabanggit ko kanina, ako ay businesswoman. Pinasok ko na to actually nung 2020. Ayan, saktong pandemic nun. And online selling ito ah, online selling. So, 2016, right now, ayun, I enjoy it kasi online selling na parang nasa hilig mo na, parang passion mo na siya kasi high school pa lang ako, naalala ko nagbebenta ako ng mga accessories. Literal ah, pupunta ako Divisoria, bibili ako ng mga hikaw na, oh, may wholesale, pag-anim, bulto. Pag 12, minus 5 pesos. Yung mga ganun. So, alam ko na siya na noon kasi, direkta, oh, be, bili ka na. Oh, anong gusto mo? Yung gold next time, ah. Oh. May mga sinyasa, mga ganun na yan. Tapos, ang kaibahan lang ngayon kasi modern world na eh. Meron ng mas easy access ngayon. So, online. Lalo na ngayon pandemic na sumakto talaga. Thank you Lord talaga na I mean, hindi ako nagte-thank you dahil nagka-pandemic. I mean, thank you kasi nasakto na yung negosyo ko is sumuwak talaga sa nangyayari na talagang online. Hindi siya, wala akong nire-rentahan na space. Oo, diba? So, laking tulong din yung nangyayari kasi yun yung online selling na ginagawa namin na nakapagpatawid din sa amin.